Hello guys, so good evening. This is your Kotech Alnel Tamarino signing on. Alright, so mayroon tayo ditong printer. So actually, ang problema nitong printer dati is that nasira yung kanyang print head. Ano, so pinalitan na natin siya ng bagong print head. Then ngayon, may na-encounter ako na something problem, a brand new problem in mind. Ano po, para sa akin, parang yung bagong problema ito na, I don't know if the other technician na-encounter na nila ito. So, ito yung problema niya. Papakita ko sa inyo. So, plug in na natin. Then, turn on. So, this is an Epson L3110. Epson L3110. Ayan guys, oh. Blinking siya guys, oh. 'Di ba? You know, yun na nga, pinalitan ko na nga siya ng, kasi ang nangyari dito sa board na to, ang nangyari sa printer na to is that nasira yung print head. So ibig sabihin namatay yung board. Pinalitan na natin siya ng dalawang power transistor, which is the C6144 and the A2222 and the other one, yung pangatlong pinalitan natin, yung 24 pins power IC. So, yun, ina-upload ko pa lang siya ngayon. Then, tingnan nyo na lang kung paano ko siya inayos. Ano guys? So, kung problema nyo is no power na Epson L3110, meron tayong video para dyan. Alright, so ganito. Yun na nga. Nag-power on na nga siya. Ito na nga siya. Nag-power on na. Pero ganyan yung problema niya guys. Then, the same time, I have checked everything. Ano? Chineck ko na yung kanyang feeders, wala nang problema. Nandiyan naman yung mga ano. Nandiyan naman yung mga spring niya. So yung kanyang rubber okay naman. Everything is okay. Kasi kapag ganito, guys, ang palaging ano nito, based on my research ano sa YouTube, tiningnan ko kasi yung mga problema ng printer kapag ganito. Ang tawag nila dito is mechanical error. Yes, mechanical error, yun yung tawag nila. Then, madami silang ano, halimbawa, siguro for example, the flex cable, yun, mga, nandyan yung, parang nandyan yung problema, tingnan daw lahat. So, yan na nga, na-check ko na nga siya lahat, pero still ganito pa rin yung problema. So, that's why, I came into solution na tingnan ko yung board. So, yan, titingnan natin yung board, ano ba yung mayroon sa board, ano pa ba yung nakaligtaan natin, ano ba yung hindi natin nalalaman about dun sa nangyari sa kanya sa board. Alright, sige. So, ganito yung gagawin natin, ha. Babaklasin natin siya. The same time, titingnan natin yung board kung ano ba yung pwedeng possible na problema doon. Kapag ganito, ano. So, take note, ha. This is a mechanical problem. This type of blinking errors from Epson L3110. Down to Epson L3210. So, lahat ng 4-digit na mga L series, ganito yung nangyayari sa kanila. Then, ang tawag dito is mechanical error. Pero, in my case, in this case, in my part, for me, this is a board problem. Alright, sige. Let's power off. Then, alright. Then, tanggalin natin guys yung kanyang board sa printer. Yan, tanggalin natin lahat ng connection. So, parang mayroon na ako na-encounter nito guys, pero hindi ko lang siya na-document dati pa. And, yun nga, nakuha ko ngayong idea yun na parang nagawa ko na ang problemang ito eh. Parang, basta, parang ganun. Kaya titingnan ko ulit yung board, parang nasa board yung problema. So, take note, I already replaced the A2222, C6144, and the 24 pins. Power IC because they are all damaged because of the printhead. That's why namatay yung kanyang board. So, ayan, bago na yung kanyang printhead. Pero, eto nga, ganito nga yung problema.
So, syempre, alam naman natin na hindi sira yung printhead kasi nga, bago nga siya. Alright, sige, eto. Ito. Alright, yan. So, let's proceed to our mahiwagang, ayan, mahiwagang microscope. Ayan, alright. So, hopefully, nakikita nyo guys, ha? Hopefully. Ayan. Sige, eto nga, di ba? Ayan, oh, bagong replace ko lang yan. So, this is the C6144, then this is A2222, then the 24 pins power IC. So, yan. So, ngayon, para kasing na-encounter ko na to dati pa. And, ang alam ko, parang nasa fuse yung problema nito kapag ganito. Ano, I don't know. So, that is the first time na na-encounter ko na ata to eh. Then, ginawa ko, jinump ko ata yung fuse. Ngayon, ang gagawin natin, i-jump natin yung fuse o check muna natin yung fuse kung functional pa ba siya. Sige. To prove it, yan. Tingnan muna natin, ha? So, yan. Okay yan. Kasi nag-on naman. Wala na akong problema, di ba? Kasi okay na nga. Naayos ko na nga siya. Ito. Ayan. So, wala siya. Wala. Walang continuity, guys. Oh. Naka-continuity mode siya, guys. Ayan. Wala siyang... Wala siyang continuity. Oh. Dapat may continuity siya, guys. Ano? And, ito yung problema niya. Ito. At, hindi ako pwede magkamali dito. Alright. So, yan. Kuha tayo ng wire na something which is fusible. Okay, wire. Asan ba yung wire natin dito? Okay, fusible wire. Where are you? Alright. Parang nawala na yung mga wire ko dito, ah. Sige, ito yung wire natin. Ayan. Ayan, kuha tayo dito ng isa. Ayan. So, fusible. Yung napakaliit lang na wire din para maging fusible siya, guys. Ano, guys? Ayan. Alright. So, select tayo ng isa. Ayan. Then, scratch natin siya gamit yung ating ano. Yan. Gamit yung ating tawag ba dito? Basta yun na yun. Sige, eto na siya guys. So, this is a very small wire which is something like fusible. Alright, then add flux. Kita niyo ba yung fuse na pinaglalagyan ko? Ito siya guys. Oh. Ito siya. Napakaliit lang yan. So, in between the C6144 and A2222, sa gitna niyan, ito siya. So, yan yung fuse. So, kailangan mo lang lagyan siya ng wire, maliit na wire, para at least magkaroon siya ng continuity. Ano? Yun lang naman yung pinakang purpose natin. Sige. So, hopefully nakikita nyo, ha? Ang hirap naman ng wire na to. Ang liit kasi. Yan. Kita pa ba? So, kung nakaganyan ba, kita ba? Sige. Kita ba? Right. So, basta ilalagay ko siya sa fuse. Sige. Parang ang hirap naman itong ilagay, guys. Parang ayaw dumikit. Ay, dumikit ka naman. Sige. Alright. Kailangan natin ng something na didiin sa kanya. Ayan.
Sige. Para mas lalong dumikit siya, lagyan natin siya ng lead. So let's make it something like fusible. Alright, ayan. Sige. And guys, kaya bang makita? Palinawin nga natin. Yan. Ayun. So, yan guys ha. So, yung fuse, eto. C6144 A2222, ito yung fuse nya. May nakalagay naman dyan na label na F1. So take note, this is an Epson L3110 board. Alright, so check nga natin kung meron na nga ba siyang continuity. Sige nga. Ayan, sorry kung medyo magulo yung ating camera. So let's check continuity. Ayan, meron. Then dito, alright, so ayan, may continuity na siya guys. Sige. Let's go back to our station or to our printer. Ayan siya. Sige, alright. So balik na natin to guys. Ang dilim, ang dilim. So, masyado na kasing ano. It is almost 11 a.m. 11 p.m. Then, still nandito pa din tayo para mag-ayos ng printer. Yan. So, pasensya na kung medyo medyo masilaw ha. So, yung mga basic process natin, ha? Meron tayo niyan, uploaded na kung paano nito magbalik, paano, ano ba yung mga tinanggal natin. So, madami tayo niyan. So, all you have to do is to scan my YouTube channel under printer playlist. Ano? So, yan guys. And guys, if you are new into my channel, so please don't forget to subscribe. Ano? So, ayun, mag 1 year na tayo. Na-approve yung monetization natin last November 2021. Ngayon, December 2022 na. So, wala pa tayo, hindi pa tayo nakaka-monetize totally, guys. So, ngayon, meron na tayong 2,000, that is 2,180, I think, 180 subscribers. Yan, so meron na tayo, marami na tayong subscribers. Then, meron na din tayong $89. So, kailangan na lang natin ng $11 para naman makapagsweldo na tayo sa YouTube or kay YouTube. Ano? So, sana pagbigyan nyo naman ako, guys. So, please don't forget na or please don't skip the ads. Ano? Para, yun. Para, meron naman akong pamasko ngayon. Ano? Yan. Alright. So, yan. So, ngayon pa lang, magkapasalamat na ako sa inyo. So, ito, guys. So, hopefully, ma-fix natin yung problema nito.
Ayan. Ayan na siya, guys. So, let's see. So, blinking siya, ha? Blinking siya. Ngayon, tingnan natin kung blinking pa ba siya. So, mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit nangyayari yun, ha? Mamaya. Tapusin lang natin to. Maganda mag-explain niya kung successfully na yung ating ginawa. So, mahirap magmayabang kapag hindi pa naman working. Ano? So, maganda magmayabang kapag yung nakuha mo talaga yung problema. Alright, ayan. So, let's see. Let's plug in the printer. Power on, guys. Alright, eto na, eto na. Ayan. Ayan, power on. Tingnan natin kung mag-blinking pa ba siya. Ayun, so hindi na siya blinking, di ba? Alright, sige. Try nga natin mag-create ng output. Try nga natin mag-create ng output. Ito, try natin i-photocopy ito. Ayan. So we need bond paper. And put one here. Alright, ayan. So, create nga tayo. Colored. Hopefully, kumain siya ng bond paper. Ayun, kumain na. Kinain niya na. Alright. Alright, 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 alright. Ayun. Ayan, may output na tayo, guys. Ayan. So, mag-cleaning lang tayo. Kasi, yun nga. Alam nyo na. Dahil nga sa bago yung kanyang printhead, kailangan nating i-feed muna. Ano? So, ayan. Ito na siya. Ito yung output natin. Ayan. Sige. Alright. Now, let me explain it to you kung bakit nangyari yung bagay na yun. So, sometimes kasi, syempre, hindi natin alam kung ano ba yung totaling mga pangyayari kung paano ba ginagamit yung printer ni customer at anong nangyari. Ano? So, sometimes, hindi nila ma-explain kung ano ba yung pinakang problema. So, kagaya na nga nun, ang problema nga nun, sabi nga ni customer, paper jam daw yun. Ano? Pero, when I research on internet, on YouTube, on the other technician, ano? So, madami kasi tayong technician na tiningnan din. So, that is considered as mechanical error daw, ano? Although, it is correct, tama naman yung mechanical error, ano? Pero, in this case, because this is a brand new case for me. So, yun nga, nangyari yun because of the printhead, kasi namatay yung printhead. Nasira yung printhead, grounded yung printhead, then namatay yung board, ano? So, syempre, nung binuhay na natin, pinalitan na natin yung printhead, then binuhay na natin yung board, so buhay na siya. Then still, nag-blinking na siya. Then I check everything, so wala nang problema sa loob ng printer. So that's why, yun na nga, I came into a solution na pwedeng ang problema ay nandun sa kanyang board. Ano? So yun, at na-encounter ko na ata to dati pa. Medyo matagal na, siguro 1 year na. So, kaya medyo limot ko na eh. Then, yun nga yung ginawa ko. So, sa fuse. So, that's why, take note, yun din, try to consider, kasi, sometimes kasi, we look forward through, to those major problem of the printer. But then, napaka-basic lang naman pala ng problema. Ano? So, mga ganon. So, nangyayari din yun kapag ganito. May mga certain scenario, kagaya nung mga na-encounter ko na, na nasisira yung printhead pero yung board hindi siya nasisira. Then blinking siya, ganun na siya, blinking na siya.
So ibig sabihin nun, imbes na masira yung board, nasira muna yung kanyang fuse. Ano? So yung fuse muna yung nasira sa kanya bago nasira yung kanyang board. So ibig sabihin, kapag binaguhan nyo na siya or naglagay na kayo ng bagong printer, then blinking siya, then look for the fuse. So tingnan nyo kung mayroon bang continuity yung fuse. Ano? So yun yung the best. Ano? So syempre shortage yung ano, kasi dapat may continuity ngayon. Ano? So yun yung the best thing na gagawin nyo. And I know that this video could help you a lot when it comes to that kind of problem. Ano? So yan. So thank you so much guys. So sana may natutunan naman kayo dito sa ating panibagong vlog at panibagong kaalaman patungkol sa ating pag-repair ng mga printer. So this is not only applicable for Epson L3110, this is also applicable for Epson L3210. So lahat ng Epson na L series na mayroong 4 digit kagaya ng 3110, 3210, 1110, 110. Ayan, mga ganun. Ano guys? Ayan. So, yan. So, thank you so much for having me here. This is always your Kotek, Alena Tamarino, signing off. So, it is almost 12 a.m. in the morning. Ayan. Thank you and good morning.